At hindi ito nabura sa history.
Pangalawa, yung appointment ni Sereno, magiging de facto rin yan eh, because an act of an illegal act, cannot create a legal act. Sunod-sunod na po lahat. Sunod-sunod na ito, legislation, kasi lahat ito, simple lang sasabihin eh, moot an academic. Pwede bang natanggalin na lang yung moot an academic? Yun ang in aid of legislation, na walang moot an academic. Kasi sa lahat ng kaso, patatagalin nila tapos sasabihin moot an academic. Sa palagay ko, isasagot lang dito sa mga ginagawa natin dito, moot an academic, period. Di po ba? So, sa akin, realist ako. No? Ano nangyayari, sinapakiramdaman ko, tinitignan ko, sabo, maganda. Maganda itong gusto natin mabago lahat ang sistema. Pero, sana, yung realidad kasi minsan eh, masakit eh. Kaya, palagay ko kasi baguhin natin, pero matagal. Saludo rin po ako, kandrat kong si Boy Morales. Pero ito pag po si Nato, wala namang bumoboto sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya, ang mali mo Boy, matalino ka, ang gusto mong sabihin, ang sinasabi mo, sa politika, yung gusto nilang marinig. Yun ang realidad eh. Mas gusto ko sana malinis ang leksyon. Dahil dyan nakikita yung galing mo sa pagpapanalo. Kasi kung gayaan lang kagad, di na yung talag, gayaan na kagad. Pero itong sinasabi ko, pakiramdam ko lang ito. Okay, paniniwala. Lahat naman tayo, ito maganda sa malayang talakayan eh. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Nagulat po, kung hindi pa muna gaganap yung eleksyon, alam na po yung mananalo. Ang taga Malacañang din na nagkwento sa akin na, Jubie, etong mananalo, sigurado yan. Sabi ko, bakit may ganun? Saan mo ba nagagaling yung mga ganong ideya? Mabuti na lang, hindi po ako nagna-national. Puro local po ang aking mga kliyente. Kaya sabi ko nga, political consultant po ako ni Kobe Chanko as congressman, pero hindi po ako political consultant ni Bibi Binay. So, hindi po ako nakikinapang ni Bibi Binay. Okay? Kaya, correction po yun, malinaw po yun. Wala po akong sa national. Kasi, yung binabanggit ko, na alam na nila, sa national, marahil, nagmamayabang sila based doon sa survey. No? Sa political survey. Kaya minsan nga, bakit iniwan ng Iglesia ni Cristo sa era pag pumunta hindi na ay kay Pinoy? Marahil ang Iglesia naniniwala na mas malakas si Pinoy. Pero bakit hindi iniwanan si Juan? Si Toby Chanko, kapartido namin si Era. Okay? Dahil malakas si Toby siguro sa survey doon sa Dakota. Kaya nga ganun eh. So marahil, mas si Iglesia ni Cristo ay nagpapasurvey rin. Tama? Kasi hindi ako maniwala kung bakit doon pa niya iniwan si Era ang nag-Iglesia ni Cristo. Anong rason? Kasi maganda dito kasi, yung panalo ka, sa winner ka. Actually, si Nancy Binay, sabi niya, ba't nanalo? Ba't hindi ko iboboto si Nancy? Malapit na maging presidente tatay. Ganun ang psychology ng botante. Hindi ka naman, ang tricycle driver, hindi kukuha ng kapwa tricycle driver na kumpare. Kukunin niya naka Mercedes, basta mahal siya nung naka Mercedes. Yan ang politika eh. Kaya nga nanalo si Bam Aquino, bakit? Ipinsan niya yung presidente. Pero pag pinagsabay mo silang tumakbo presidente, di pa sigurado, baka si Bam Aquino matatalo. Parang si Bonsaquino. Uy! Diba? Iboto mo yan kasi hindi ako makaabot kay Cory, dito na ako aabot. Kaya nga pinakamaraming nagbigay ng financial assistance o kaya ay kinansibinan. Ang dami nagpagawa ng poster. Kasi siyempre ganyan yan eh. Madikit ka dun sa pader, magiging presidente na si Binay. Pero kung nagsabay silang tumakbo na lamang si Marrojas sa vice presidential kanya, baka si Nancy hindi mananalo. Kasi hindi pa sigurado si Binay na mananalo nun.
So, ganun po ang psychology, yan po ang realidad po. Pero, sa Pilipino rin, gusto nila sabong. Kaya dyan sa Caloocan, nanalo si Oka, pinanalo nila si Rico. Para mayroong sabong, ang sabong, walang sultada pag-iisa ang manok. At hindi kakalat ang pera kapag walang naglalaban. So, ganun po yun. So, kaya kung kayo magsaka, na yung mayor, minsan ang vice mayor, kalaban. Kasi kailangan sabi, ba't may sabong ba yung isa? Hindi daw kakalat ang pera. Ayun, sa akin lamang po ganito, masaktan na yung masaktan. Pero yung hindi tiwala, hindi masasaktan dito. Gawin nilang taon-taon ang eleksyon. Tuwan-tuwa po ko. Hindi dahil sa akin, kundi kakalat ang nakaw na yaman. Kasi sa eleksyon lang naman napapansin yung mga mahihirap eh. Pagkata sa eleksyon, pinapabayaan eh. Pumunta ka sa Masbate, kailan lang nila mapapansin yan. Kaya ang BTR to, 3,000. Tatanggapin nila. Diba? Gawin mong taon-taon ang eleksyon, kundi lalapas yung nakaw na yaman. Sa mga hindi tiwalay, walang problema rito. Sa ngalan po ng Habib Media, kasi live po ako ngayon, sa ngalan po ni Horizon Chaser, gusto ko lang pong malaman kung sa inyo pong karanasan bilang isang political consultant, sino po sa mga kilala ninyong kandidato ninyo na nagpatuloy ng proyekto ng isang taong itinutuloy kung ano yung inabutan nila? Salamat. About the voters, for example, okay? Nag-Fernando po Jr. siya, nag-ERAP siya, walang mga pidak-pidak na ngayon, siyempre. Okay? Pero tinutuloy lang. Kasi nga, nagkataon, swerte nga namin dahil mayroon kami ang kapatid niyang mayor. So kahit papano na tutuloy. Dati ang nabotas, pag sinabi mo nabotas, pinakamadumi. Dati pag basta may dilubyo, lubogan nabotas. Bakit hindi ngayon sinasabi na baha ang nabotas? Pag, kung kaya na sa nabotas, bakit hindi sa iba? Alam mo muna namin ginawa nun, pagbaha, mayroon kaming pumping. Bombastic. Bombastic ni Toby. So, walang baha sa amin, tinatapon namin sa Malabon. Kaya natuto si Tito Ureta, itinatapon naman niya dun sa Bulacan. O, sa Ubando. Kaya kita mo lagi. Yun lang yun eh. Kaya makita nyo, basta bumagyo umulan, binabanggit ba yung nabotas? Malabot lang. Malabot. Ganda lang yung kanatapon eh. Ito ba na naman ang Ureta? Ang tulip naman din, di ba? So, political win lang yun yan eh. Ngayon, kinasuhan ba si Toby? Ang maganda lang si Toby, ang ayaw ko lang talaga kung yung mayor, siya na nga nasa City Hall, pero ang hanap buhay niya, doon pa rin. Ang paligid kanya pa rin. Si Toby kaila Toby hindi. Ang hanap buhay nila sa Laos, okay? Sa dagat. Anong ninegosyohin mo doon sa Labota? Kaya nga dapat sana, ang gusto ko rin sana, na AW legislation, pag mayor ka, dapat wala kang negosyo doon sa bayan mo. Yun dapat AW legislation. Pukul dyan si Toby Chaco. Kasi ang hanap buhay niya, nandun sa Laos eh. Eh, ang problema rito kasi kanya na yung City Hall, kanya pa yung construction ng City Hall, kanya pa ang lupa ng development ng syudad, kanya na lahat. Kaya mawala ng makahinga. Di ko siya. Bago ako naging diploma, trabaho ko pareho ni Pierre. At kasagutan, kung meron ako hinawakan, na nagtuloy ng kanyang pinangakong plataforma, I'm proud to say na meron akong hinandal na kandidato na maski patay na siya, tuloy-tuloy pa rin ang mga programa niya. Ang pangalan ng tao niyo, ni Mayor Yapo. Dahil tinuloy lahat ni Mina ang programa ni Mayor Yapo. At tinagtagan pa ng cake at this portion is brought to you by Elmo's Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmo's Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Dito pa sa mga ginagawa ni Toby ngayon, na biglang
sulpot sa Senado, biglang naging spokes manang una, at lumalabas na may sarili siyang konsepto o paniniwala na gusto niya ipahayag. Ito may preparasyon dahil yung political consultant para man siya tumakbo sa Senado. At palitapin, ako ang Secretary General ng Partido Labuteño. So, local, no? So, ang sa akin lang, election consultant niya ako. Ang trabaho ko lang, ipanalo siya sa election. Tama. Pero dito sa, no, nag-usap kami ni Kong, minsan, dito sa Pilipinas, sa Amerika, mayroon ka ba nakilalang presidential spokesman? Sumikat ba ang presidential spokesman sa Amerika? Ang sumisikat dyan, State Secretary, Department of State Secretary. Kasi ang spokesman, sabi ko kay Tobs, kay Kong, ikaw ang Secretary General na una. Pero ang spokesman, dapat parok ka lang yan. Megaphone. Yan ang spokesman. Hindi ka dapat nag-iisip. Nag-spokesman ka lang eh. Ikaw lang yung tagasabi ng... Di po ba? Parang news trader. Yes. Nagtataka nga ako dito sa Pilipinas, kailangan yung spokesman. Ang daling sabihin, ako po eh, hindi po ako political spokesman ni Kong Toby Chanko. Kasi po, spokesman po ako, yung gusto lang niyang sabihin niya, magsasabihin ko. Para lang akong parol. So, sabi ko kay Kong, kung alagaan mo yung partido, so partido ang inaalagaan ni Congressman Chanko. Kasi nung huling eleksyon, siya lang ang congressman na pinagmamayabag ko, pinagmamalaki ko, dahil siya na yung spokesman, siya pa yung campaign manager, siya pa secretary general. Ang kalaban niya tatlong sila to, ata, sila Drilon. So yun lang, sa akin naman pa nag-uusap kami, maganda kay Kong Toby, pag nag-uusap kami, okay, pag, parang pa lang, regular lang. Pinugdaw ka siya, parang alam mo, yung tukol sa senador, kung ako magsasabi sa kanya, ba't ka sasabay sa kumakandidatong presidente? Advisan ko siyang tamakbong senador pag presidente na si Binay. Papansinin ka ba ng tao? Si Doty, siyempre kay Binay muna, sino si Chanko? Sasabihin ng buong Pilipinas, Chanko ho. Para manalo siya, sabi ko, pintang dikit ni Mel Chanko. Tama? So, pero pag presidente na si Binay, pwede na, sasabihin lang siguro, makikiusap din ako kay Bibi Binay. Hindi, nagpakairap naman na. Di ba ka magsabi si Bibi, ako presidente, ang gusto kong manalo si Toby Chanko. O, malaking bagay yun. Pero kung sabayan mo, ang kumakandidatong presidente, gusto na gusto ko, eh wag muna, dahil hindi pa naman siya last term. Mag-congressman muna siya kung 2016 sa 2019. O, mas maraming boto ni Bibi Binay. Tama, kadami na ng boto yan eh. At siya naging presidente, baka sabihin ko kay Tops, Tops, pwede ka namin sila doon sa 2019. Kaso ito naman eh, problema natin sa susunod na election, nagpariliyo na yung tatlo. Una, si Boy Brillantes, pangalawa yung dalawang associate commissioner. Tatlo eh. Mm-hmm. Yung naging professor kasi may associate commissioner na sila ito, Tagle. Dito ba may nakikita kayo na panibagong trahedya na naman ang eleksyon natin sa 2016? Ang nangyayari kasi ngayon, wala pang seryosong sabong na nangyayari. Ang mga nangyayari ngayon, merong tatlong nagpe-pretend na sila wise men. Na actually, ang nilo-launch nila at the expense of another politician, is their own plans for the presidency. Nagtatrial balloon sila. They're trying, which in a manner of speaking that I do not agree with, to project themselves using political cannibalism. Ang tawag po dyan, political cannibalism in aid of indigestion. Yan po yan. Dahil ano pa ba naman ang kailangan pag-aralan mo kung may nakaw na yaman man si Binay? Hindi mo pa ba kaya ng utak? Hindi pa ba kaya ng utak ni Trillani? Hindi pa ba kaya ng utak ni Cayetano at utak ni Pimentel?
aalukin, sa dami na ng mga tanong, sa dami na ng mga palusok, at kung ano ng mga magic dyan. Kaya magkaka-indigestion lang tayo. De, inaapakan nila sa ulo ang ibang politiko para sila umusbong. Yun ang grand mentality. That's why I agree with Perry when he said that we should go back to the two-party system, because the two-party system by itself is a vetting process that will only fill the best of the left hand with the best of the right hand, and the people is never short-changed. Is yung bumoto doon sa Matano, satisfied kasi yung piloto niya, matinong tao, may integridad, at malaki ang posibilidad na kung siya matalo, miski natalo, we will still be in good hands. Sa two-party system, win-win. Sa pula sa puti, panalo ka. Eh, nangyayari na wala yun eh. Kaya, yung mga merong advantage, materially, basically, at saka name recall, yun ang mga nananalo. At to increase that, nagnanakaw sila habang nasa pwesto sila. Para yung kanilang watches mas mataas sa parating. That is why ang isang nabanggitang survey, nabanggitang mga polling, napansin ninyo in a recent election sa Amerika, hanggang sa late hour, naghapon pa sila ng electoral reform. And you would think, bakit? Kasi noong 2008 at saka 2012, when Obama was running, nagkaroon ng vote buying sa US, palamak. Nagkaroon ng hack-up system sa US, palamak. Nagkaroon ng mga ghost registration sa US, palamak. Okay? Bakit? Siguro may mga Pilipino mga advice sa Obama. Haka-haka ko lang naman yun. Pero ang sabi ko, may paghangan ito rito. Tapos, sa Virginia, for instance, nung bumoto asawa ko, hindi mo kasi ako citizen, sinamahan ko lang asawa ko, napansin ko, ginagamit nila PICOS, yung optical reader. Sabi ko, patay na ito. Yari na ito. Panalo na naman si Obama. So talagang nagkaroon ng mga kung focus-focus o whatever na mangyayari kadiliman dito sa 20, lalo na sa 2012 election, kasi kailangan ma-re-elect siya. No? May mga kumakatok sa aming pinto pagbukas namin mga estudyante. Yes, we would like to know if you have a right, if you are voting, and if you have transportation to the polling center. Sabi ko, March, hinahakot tayo. Believe it or not. But pagdating dito sa 2014 election, kasi sa America every 2 years election, and I would like, Perry would recommend a more frequent election sa atin para yung power of recall ng tao mas malapit ang intervals, no? Dito sa election ng 2014, nag-require sila ng, for the first time in the election in the US, an ID bago kabigyan ng balota. They gave 7 different acceptable IDs to identify yourself, government issued, no? Hulaan niyo kung sino nagreklamo na mag-disenfranchise daw sila. Mga Democrats! Kasi yun nga, nandisto na yung ginawa nila noong 2008 at saka 2012. So, panalo ngayon ng Republicans 52% sa Senado, 56% sa Congress, at 62% sa Governors. The first time in 80 years.
nangyari yan. So hopefully, kung tutuloy din nila yung kanila, madi-discover din nila yung Picos-Picos, dahil doon meron na ano eh, yung parang sinasabi ni Pere, yung touch mark. Marahil pa yun, naniniwala ko, kasi pag pindot mo doon yung metro, babagsak na yun, automatic na. Kung tinutulak ngayon si yung ating Vice President ng UP, na si Popoy, na magkaroon ng convention ng mga political advisors and consultants, I think this will be professionalized. Nakikita niyo ba pa na maging tagumpay ito? Eh, lalo na eh, puro magagaling yung mga television. I'm a member of the organization of Popoy and Malutikya, Association of Political Consultants of Asia. Kasi kaya naging pinoprofessionalize na rin namin ito kasi may mga pinapabililan ng suka, consultant na. Kung kumontrata ka sa kandidato, dapat may kasulatan, no? Dahil minsan sila, may tinakuan ako ng kandidato. Kasi sa Amerika kasi, professionalized yan, ang idol comedian si Atwater, no? Na namatay na, so kasing edad ko yan, 1951 din yung pinanganap, sila Peggy Noonan, no? So, i-professionalize para sa ganun, alam kung anong nangyari talaga. So magkaroon din kami ng there will be a convention sa Oakwood sa November 28. Some political consultants from Southeast Asia and other countries will be coming. I hope it will be fruitful. Kanya-kanyang papel yan. Ang sa akin lang talaga ay hindi po ako, pag nanalo na yung kandidato ko, hindi po ako nagtratrabaho at nakikialam sa City Hall. Ano po? Wala po akong hindi po ako nakapayroll at hindi po ako nagninegosyo kasi may nagsabi sa akin, pero huwag ka nang tumanggap ng acceptance fee pag nanalo kong congressman, ikaw nang bahala sa pitap ko. Abay, tuturuan mo po ako magnakaw. No? Eh, bahala ka sa buhay mo, bayaran mo ko as a professional. So, ganun po ang sa akin. So, sinasabihan ko rin itong aking mga kasama na consultant na dapat ganun. Hindi ka magtatrabaho at magpapakamatay dyan dahil pag nanalo may payback. Hindi, panalo mo, that's it. That's why I'm very proud. Okay, na nung pinatawag ako nung 88, ako po, at maraming nag-clickin ko. Pero sa totoo lang, ang I still regard na talagang tuwa-tuwa ako yung amponin si Sangisan. I was the first, I was with Gonzales, I was with Contreras. Okay, that is in Tanwar ko po. Pinakilala niya ako. O Raul, ayaw talaga ni Rene Sagisag yun. Sabi niya, ang kaya ko lang ibigay sa kandidatura ko 2,000 pesos. So sabi ko, paampun na lang kita sa presinto. Kasi ako local po talaga ako, precinct based ako. So dun sa Amerika rin, kaya naman si Obama, ginawa nila yung presintuhan din local. Sa Pilipinas, kaya nanalo rin si Pinay siguro, ang approach is local. All national politics is local. No? Kaya nga yung nakalutang, okay, depende na malalaman ba nun sa presinto ko ay nung nandiri ito. So, pag ang organisasyon mo local, mas malakas ka. Ganun ang ginawa ni Obama. Nag-local siya. And I'm very, very happy also kasi nga, dati 25% lang ang bumoboto sa Amerika. Yung para, yung bumoboto pupunta talaga. Pero akala mo, because of electoral college, parang bumoto lang sila. Pero ngayon, because of what Obama did, ang dami nang bumoboto. Okay? So that is real democracy. Okay? E noon, hindi nga maabot ng 40% ang bumoboto. O ngayon, kung nag-60%, nababakang kayo. Diba? So maganda yung organisasyon nila. Kasi yan ang totoong demokrasya. With that, I would like to thank our guest, Ado, the maestro, at yung aking brand na magaling. I'm proud of you, partner. We were educated today by our friend here, Ado Ferry. Mahirap talagang manalo ang totoong tao sa eleksyong punong-puno ng mahika. Husgahan dito, siraan doon. At yan na ang realidad na bunga at epekto ng saligang batas natin dito sa Pilipinas na ang pundasyon ay Kastila at Biblia. Sa ganang kasanayan namin sa tindig katao, padron pa din ng uha na sigaw ng mga mangmang ang gabay namin sa panahon ng eleksyon. Dahil ang feng shui ng pangalan ng isang tao
ang Alpha hanggang Omega ng ugali at kapalaran na gagampanan niya dito sa mundo nating kinalalagyan at ginagalawan. Kung baga sa pelikula, ang lahat ng letra ng pangalan ng isang artista, iyan ang script na kanyang gagampanan at isushooting para panoorin. Ano ang tukoy niyan sa eleksyon? Kapag naglabas na ng kompletong listahan ng mga kandidato ang COMELEC, saka pa lang namin itatanong sa isa sa aming tagapagturo kung ano ang ugali ng bawat kandidato. Eksakto, sa pool, walang ligwak.